bumili po kami ng isang service or sasakyan po. So, it's a red Kia Morning. Yan po siya. Yan yung labas, red. Tapos, yung interior niya, black. So, ayan na nga po. So, ito na yung bagong car po namin. Dito po sa Ghana. Hello mga ka-Filipino in Ghana, kamusta po kayo? Ako nga po pala si JP and welcome to my channel, Filipino in Ghana, Africa. Andito po ako ngayon sa labas ng bahay. It's my day off po ngayon. Meron pong ipapakita sa inyo, which is blessing po sa amin dito ngayon sa bahay, sa aming pamilya kasi. Bumili kami pala ng magagamit namin sa pang-araw-araw. Papunta dito sa mula dito sa bahay or papunta doon sa kapatid ko. So bumili po kami ng isang service or sasakyan po, which is magagamit po talaga namin pag dito po kami sa Ghana. So siguro isasign na rin po talaga na kailangan na namin kumuha ng sasakyan kasi andito na yung kapatid ko, tapos doon pa siya sa kabilang shop. So in and out para makatipid na rin po kami sa gasto namin sa pamasahe at saka investment na rin po ito para sa amin dito kasi mas mahirap na po in the future siguro pag matagal pa kami bumili kasi nagmamahal na po yung mga sasakyan dito. Hindi naman po siya first owner, second hand na po siya, pero pwede na rin naman po siya. Maganda naman po at saka mura lang po yung pagkakuha namin, so ipapakita ko na po sa inyo. So ayan po, ayan. So, it's a red Kia Morning. Yan po siya. Pwede na po yung loob niya. Masyadong mahangin. Ayan. Hindi naman po siya ganun kabago. Pero, pwede na. Lilinisan ko siya. Mag-washing ako. Ayan. Yan po siya. Yung likod. Ayan. So, okay naman po yan siya. Ayan. Konting linis lang. Pero, pwede na. Tsaka, sabi nga nung driver namin na kasama ko kanina, okay na daw siya, sulit na, tapos hindi siya ganun kaluma, hindi siya na-repaint, pero pwede na, may konting gasgas lang, pero pwede na rin. Yung takbo niya kanina, din drive test namin, pwede na po. So, hindi na po siya ganun ka bago, pero pwede na. So, maglilinisin ko po siya ngayon, mag-washing ako. So, bibidyo ko po siya para makita niyo po. Ayan, tapos na akong maglinis ng car. Hindi naman ganun ka linis, pero medyo okay na. Ayan. Yan yung labas, red. Tapos yung interior niya, black. Ayan. So, parang worth it naman yung pagod. Medyo bumago ng konti. Ayan na siya. Color red. Minsan na ng konti yung nilinis ko talaga, pati yung loob, yung mga lagay ng mga gamit, nilinis ko talaga. Ayan. Ayan siya. Ayan.
So ayan na nga po. So ito na yung bagong car po namin. Dito po sa Ghana. So binili nga po ito para po mas madali po yung biyahe namin pagpunta po dito sa mula po dito sa bahay hanggang doon po sa ano doon po sa SpinSex kung saan yung kapatid ko, tsaka para hindi na rin po kami nahihirapan mag-request ng Uber, minsan ang tagal pa, tsaka ang mahal po ng Uber po dito or Bolt. Kasi hamakin mo, papunta pa lang, 50 na pabalik, 50 or 60, so 120 na po yun siya. So sayang naman po, iniset na po na pang masahe, pabili na lang po ng gas, at tsaka malatagal-tagal pa po yung aabutin niya. So ayan na po yung, ito po yung loob, yung interior. Hindi naman po siya ganun kalaki. Pero sakto na po, pwedeng-pwede na para po sa amin lang, family. Yun, di private car lang po ito siya kasi meron po kaming service for the work. So yun po, iba naman po yun siya. Meron po kaming service na, meron po kami isang kotse pero hindi lang po kami gumagamit doon. Ayun, pang bahay-trabaho. Ito pong sasakyan na ito, kahit saan po kami pumunta, so sa amin na po siya, hindi na po kami mahihirapan. So, yun po yung goal po namin na bumili ng sasakyan para hindi po talagang kayo mahirapan. Inshallah, in the future, pag uwian na ng Pilipinas, pwede naman po siyang ibenta. Actually, yung presyo nito ngayon, medyo may kamahalan, pero naswertihan lang talaga na yung napagbilhan namin is hindi po ganun kamahal yung presyo niya. At saka, bagong bili niya lang po ito, isa foreign use po siya. Foreign use, tapos binili niya nung July, yes. August, September, pinaregister niya. Reason niya, kaya ibinenta niya po ito is magbibiyahe po siya. So, wala po siyang pag-iiwanan itong kotse. So, no choice na siya kundi ibenta. Pero, okay naman po siya, maganda po yung kotse. Pwede na. So, first car po namin ito dito po sa Ghana with my family. So, alhamdulillah po. We're so blessed. Inshallah, maging okay naman lahat para maging mas okay po po lahat. So, yun lang po yung for today's video. So, sana po nagustuhan nyo. And don't forget to like and subscribe. Kung may mga katanungan pa po kayo sa mga Filipino in Ghana, don't forget to comment lang po. Thank you and don't forget to watch the rest of my video. Bye-bye!